Nahihilig yung paa niya, oh. Ganyan yung pag inatak. Hmm? Oo, oh, ano man, ina-atake siya kapag magsisisyon. Walang ibang way, ganyan, hahayaan na. Hayaan na lang siya. Hindi siya pwedeng kontrahin kasi delikado. Scarlett! Tagal pa man din, no? Kakalabas lang po nila, anong oras kayo lumabas kagabi, Ate Annalyn? Mga alas 7. Hmm? 7 o'clock. Opo, ng gabi. Nakiusap po ako doon sa ano, kasi pabalik-balik na lang sila sa billing. Hindi talaga sila pinapayagan sa down payment na 13,000 kasi umabot ng 34,000 yung ano namin, excess namin doon sa hospital. Bali, 49,000 lahat yung bill. Tapos, yung covered sa PhilHealth, 15,000 lang. Bali, yung excess namin is 34,000. Kaya nga, nabigla po ako nung pagpunta ko doon, katapos natin dito sa ba. Sabi ko, bakit? Sabi ko kami, kaila, di ba 15 lang yung excess? Bakit? Sobrang ang laki naman. Tapos, tanong ako doon sa billing, partial pa lang daw yun. Partial hindi pa yung, daw, ano, hindi yung pa sinabi daw, sa'yo. Okay. Hindi pa daw lahat na kaka-cover doon sa bill na ano binibigay nila tuwing gabi. Para pag-monitor kung magkano na yung babayaran nila. Partial pa lang daw yung 38,000. Wala pa daw doon yung doctor's fee kasi dalawang doctors ang humawak dito. Kaya mas lalong lumaki yung... So lahat-lahat 49. Tapos yung buti pinalabas kahit hindi pa nababayaran. Ano, yung ginawa ko kasi hindi sila pinapayagan na mag-down lang. Okay lang mag-down pero hindi mo napapalabasin si baby. Sabi ko ako na lang doon ang makikiusap sa billing. Try natin, sabi ko magmamakaawa ko hangga't maaari. Sabi ko naman dun sa billing, maawa naman kayo kasi kung hindi nyo kami papalabasin, paano kami makakahingi ng tulong kung nandito lang kami sa loob? Oo nga naman. Oo. Total for discharge naman talaga. Oo, na siya. At saka wala namang ano, wala namang itutusok ng mga antibiotics kay baby. Tapos, yun nga, sabi niya, okay, sige, papalabasin namin kayo, magda-down kayo. Yung 13,000 tatanggapin namin, pero kailangan bukas na bukas, magda-down ulit kayo. Tapos gagawa ka ng promissory note, tapos ano ka dito ng ID mo. Para so nag-iwan ka ng ID. Opo, andoon tapos yung mga note. Valid IDs ko, dalawa. Tapos promissory note na ano na nangangako ako na magbabayad ako sa total ng ano sa balance pa ng ano ni BP. Ayan. Bali, ang balance pa natin doon. 21,000 pa po. Malaki-laki pa, no? Opo. Yung dito, pinatanong mo kung bakit may umbok dito ito sa... Ito daw, ito yung... May problema. May problema. Kahit sa CT scan. Pati dito, kung makakapa mo, parang may parang bumubukol dito sa may, ano, sa may membunan. Ito. Ay, oo nga, ito, no? Nandiyan daw yung ano, may problema. Pag hindi daw ito maagapan, kailangan daw maanuhan ito si BP ng shunt. Sabi pa lang ng doktor dito. Malagyan ng shunt, yung BP shunt. Opo, maraming tubig daw. Pero kailangan daw yung CT scan, ipakikita doon sa neurologist niya.
Pero ganun din daw yung sasabihin ng neurologist. So ayan po, ito yung mga statement of account, yung mga ginastos nyo. Opo. Ito po, lahat na yan, babayaran namin. Pero, ito yung total, 49. Ito yung total. Oh, tapos na less ang 15. Opo, mm. 34,175. Tapos, nabayad naman ako ng 13,000, andyan po yung resibo. Yun, buti nga na pumayag sila doon sa billing. Tinawagan nila yung may-ari ng hospital. So, bali pumayag naman. Basta ang importante daw, ngayong araw, pumunta ako doon para magbayad. Ano yun, ipu-full daw ngayon? Hindi. Pwede daw, ano, hulog-hulogan. Basta ang importante, mabayaran. Saka ko na daw kukunin yung ID ko pag bayad na. Bayad na. Okay. Kailangan daw, as soon as possible, kailangan daw madala si baby, si baby Scarlett sa neurologist. Sa Tacloban. Opo, sa Tacloban. Kasi kailangan daw makita ng neurologist yung result ng CT scan. Ano yung sabi ng doktor, yung maging situation? Yung possible or kung ano yung gagawin? Yung sabi ng doktor, doon sa CT scan ni baby, talagang communicating hydrocephalus. Sabi niya, kailangan daw maghanda na lang kami kung ano man ang sasabihin ng doktor. Pero sabi nila doon, talagang kailangan daw ng operation para kay baby. Kailangan siya lagyan ng shunt. Ganun po pala. Kung parang kay baby Justin lang. Ate Anna, Ate Jane, di ba yung magkano ulit yung shunt? Yung inano natin kay baby Justin? 38,000. Kumusta naman yung shunt ni Justin? Okay naman po, sir. Nabanggit mo sa akin nung isang araw, nagsusugat? Opo. Nung isang araw kasi na may nakita akong sugat sa ilalim ng shunt niya. Pero agad ko naman siya pina-check up. Buti na lang hindi siya nagka-infection. Binigyan siya ng ointment saka antibiotic. Magaling na ngayon. Opo. Wala na po. Hindi kaya naiipit sa unan or sa paghiga nila? Hindi po siya naiipit, sir, kasi palaging naka-side. Oo. Kasi yung shunt niya, yun ang pinaka-iingatan ko. Dito kasi yung shunt niya, palagi naman siya nakaganyan. Okay naman siya? Okay naman po siya. Pero pag pinipisil ko siya, kusa naman siyang bumabalik. Okay, walang problema. Pag hindi bumalik? May problema. Yun yung kailangan ibalik sa doktor. Opo, sir. Baka yun ang posibilidad na maoperahan ulit. Tapos lalagyan ng bagong shunt. Opo. Kailangan ingatan, no? Opo, sir. Yun ang ginagawa ko. Parang yung itlog na hinahawakan para hindi mabasa. Very ano yan? Very fragile, kumbaga. Lalo palaging, sir, ang ginagawa ko na lang kasi, palagi na lang nag-alcohol, tapos every 2 days, nagpapalik po ako ng cover ng unan, saka yung bedsheet, lahat-lahat na. Para iwas infection sa bata. Kasi meron din naman kasi pumapasok sa kwarto niya. Na hindi lang ikaw. Yung mga kapatid niya pumapasok din naman. Kaya doble ingat. Opo, yun na lang po kasi yung ginagawa ko. Kung ganun man, Ate Annalyn, talagang kailangan malagyan si baby Scarlett ng shunt kung communicating hydrocephalus yung kanyang findings doon sa CT scan. Kailangan daw sabihin pa nga ni Dr. Dr. Malaluan, ano daw, kailangan daw may sarili siyang oxygen kasi lagi siyang nagsisisyo. Yun din ang dahilan kung bakit kami nagtagal doon sa hospital kasi yung oxygen niya is napakababa. Kailangan daw 62. Kung delikado na daw po. Delikado na. Ano ba yung normal na oxygen? 99. 91, 95, 99. Yun ang normal na oxygen. Ang kasama ng 80, sugarin. Mas delikado. 62 talaga yung i-exhibit na siya na limutang ang hiyalari ko. Magnamagit na ka-oxygen. Ilang oxygen yung na-consume sa kanya? Bali, yung isa naubos, tapos yung isa, hindi naman niya masyadong nagamit yun kasi matanggal-tanggal ng oxygen. So far, wala siyang ubo ngayon, sipon, gano'n? Mayroon po. Yun din po ang isang dahilan kung bakit din
parang lahat na yata ng komplikasyon ng dyan. Yan yan talaga, Tita Annalyn. Kasi yung laging may ano niyan, pneumonia yung labas niya. Pneumonia. Yun talaga. Ito, may pneumonia siya, di ba, sabi mo? Pa sa mga ganitong mga baby namin, sir. Palaging ganyan talaga, masilan niya. Si Justin, ganyan din. Palaging... ano yan, Micaela? Ang ingay daw ng mamili, Gaya, sabi niya. Maingay ka daw, mamili. Ngayon, oh, ganda-ganda. Kumusta ang pag-aaral mo? Hindi. The module lock, sir. Module ka na ngayon kasi para mapukusan mo siya. Yung na-confine kami na month, yung, di ba, na-confine ulit kami yung 18. Tapos lumabas kami yung Friday bago kami lumabas pumunta mga teacher ko. Na negurado talaga sila kung nasa hospital talaga daw ako kung ano daw kalagayan ng baby ko. At least alam nila. Alam nila, sir, na sabi naman may... nila kung magmamodule ako, magpapis-pist, pinili ko module na lang. Pero, may napapasa lang ako ng isa, dalawa, tatlo. Basta, kahit yung grades ko doon, kahit 17, ay basa lang ako nung may grades daw, takay. May laman na. Ibig sabihin, nagkukontinue ko sa pag-aaral. Module lang. Kakapasa lang ako ng isa, dalawa lang. Okay lang yun. Priority si baby. Pwede naman mag-aral sa susunod na taon kung kinakailangan na module lang hanggang mag-continue. Makagraduate module lang talaga. Oo. Ayan, so anong-ano mo ngayon? Ito yata yung pinaka-challenging na time sa inyo, sa pamilya nyo, Ate Annalyn. Okay. Kasi last previous months, okay-okay yung pakiramdam ni baby. Okay, ito po, yung... nung 6 months yata, 6 months na hindi siya talaga nagsisure. Tapos bali, na parang ang saya-saya po nga kasi nag-start na siyang parang ano na ba... tataob na siya. Oo. O nag-improve siya, tapos biglang ayan na naman, sabi ko... Diyos ko, ikaw na lang bahala sa amin, sabi ko. Lagi sa amin paggabi, nasabi ko na lang. Yung asawa ko nga, iyak na lang lagi nang iyak pag nakikita ng sisisyok si baby. Si Kuya Erwin. So, sinabihan ko nga, sir, na huwag umiyak kasi mayroon silang pakiramdam na. Yun ang sabi sa akin ng doktor. Yung baby, nararamdaman nila na malungkot yung magulang. Opo. Pag pinagsasabihan ko kayo, huwag kayong huwag sasama ang loob kasi para sa kanila lang naman yun. Pero iwan ko lang sa Micaela kung masama pa din akong biyanan sa kanya. Ang swerte si Micaela kasi mapait si Tita Ana ni Micaela. Hindi ka na makakahan ng ganyang ugangan. Mahirap maghanap ng kagaya ni Nanay Annalyn nyo na halos kinakarir na lahat kahit pag sa mission natin sa trabaho niya. Kakainin niya nila. Minsan nga ano parang dinididma ko na lang sila kasi para din matuto. Minsan pero sinisilip ko sila sa kwarto nila pag gabi. Kung inaalaga mo, binabantay ba nila si baby. Pero sabi ko, pag laging ako, pag laging ako yung mag-alaga kay baby, aasa, paano sila matututo kung puro nanay. Ganun, tatay. Yun ang gusto ko sa kanila, dapat iniisip nila, yun ang gusto kong ipadama sa kanila, na kasi hindi habang buhay na andyan ako para sa kanila. Kailangan tumayo sila sa sarili nilang paa. Ayoko kasi ng ano, tapos yun, ayoko kay Micaela, ayoko sobrang sinungaling. Sabi ko sa kanya, prinangka ko na siya, huwag kang ganyan, huwag kang gagawa-gawa ng kwento kasi yun ang number one na makakasira sa atin. Opo. Makakasira kahit sa mga kaibigan mo, kahit sa mga magulang mo mismo, sa pamilya mo mismo. Sabi ko sa kanya, baguhin mo na yung pagiging sinungaling mo kasi talagang number one na makakasira sa'yo yan kahit saan ka mapunta. Ate Micaela, ganun pala ang inyong sitwasyon. Dapat ganito, may pamilya. Sa totoo, pamilya na kayo. May asawa na, may baby ka na. Dapat focus ka na dapat sa pagiging magulang. Tsaka kung ano mang payo na sasabihin sa iyo ng kagayon, nandito naman kayo, nakikipisan kila nanay nyo. Sumunod kayo kasi lahat yan gagawin ni nanay nyo. Hindi yan para sa ikakasama yung ginagawa niya. Tingnan mo, halos buong
panahon niya, siya yung nag, kayong dalawa yung nagki-care, walang ibang magtutulungan para kay Baby Scarlett kundi kayo-kayo pa din. Matagal ko nang sinabihan na kita nung last live natin na nandun ka, makipag-cooperate, mag-focus sa kung ano yung tama. Kasi kagaya niyan, reflection yan, magkakaroon ng yung ano sa bata. Lagi tayong magkakaintindihan ng nanay mo. At saka napagaba yan. Napagaba yung nagsisinungaling sa magulang. Bandang huli tayo-tayo pa din yung pamilya pa din tayo. Yung tatay niya, pinagsasabihan din siya lagi. Kung anong ayaw ni ng tatay nila. Hindi naman masama yung pagsabihan kayo kasi para lang naman matuto kayo. Pero Ate Micaela, pag pinagsasabihan ka, pasok mo sa tainga, pero huwag mong ilabas sa sabi ng tainga. Sa puso mo. Intindihin yung mag-asawa kung anong sinasabi namin. Kasi paano kayo matututo kung hindi nyo pakikinggan yung mga ano namin, payo. Nagdaan din kami sa ganyan. Pero iba lang yung sitwasyon nyo sa sitwasyon ko noon, magkaiba. Pero never akong, kahit magtanong ka pa kay Lola Inday mo, never akong nag-ano sa kanila. Masama. Okay, Ate Micaela, no? Yung pride natin. Ang problema kasi yung tatay ng asawa, ng anak ko. Ginagawa ko naman kasi lahat. Yung problema kasi. Tama yung ginagawa ko para sa mata ng asawa ko mali. Kahit yung pagpupuyat, mahirap na yan. Asan si kuya? Tulong lang kuya. Ako, nagre-reklamo agad. Ito, si kuya, ano tanong nga rin? Emerson. Ano ang ating sitwasyon, kuya Emerson? Sabi kasi ni Ate Micaela, nagre-reklamo ka daw. Nagre-reklamo pa. Hindi yun lang nagre-reklamo. Pag mo lang kasi akong pag-aaral. Ano yun, kuya? Kasi sigawan ko pag-umurahin para ano. Dito pa talaga sa bahay, makasayaw ka sa akin, wala. Yun yung ayaw mo. Yung sinisigawan at minumura. Pag-aling bukid, sasabihin, pag may sugat ako kasahin kahit sa katawan ko, kahit sa asap. Sabihin niya, sa kanyang galing, nababae ka na naman, ganun. Pagalang ko bukid, pagalang ko bukid. Parang nagsiselos siya. Dapat hindi ka na nagsiselos kasi mag-asawa na kayo. Magkasama kayo sa isang bahay. Gusto ko lang kasi pag pinagsasabihin siya, hindi na lang siya sumasagot kasi pag sinasagot niya parang lalo lang sila magkakaaway. Gusto ko magkakaayos lahat. May problema tayo, pag-usapan lang natin. Hindi mo sisigawan. Dapat sa pamilya nagkakaunawaan kayo. Kung mayroong problema, dapat pinag-uusapan. At saka, Ate Micaela, no, kung mayroon mang hindi magandang nagawa yung asawa mo, pagsabihan mo ng maayos. Oo. Kasi kung pag wala kang tiwala sa asawa mo, tapos sisigawan mo, talagang hindi ka na uuwian. Kasi ang mangyayari niyan, imbis na pamilya, nandito siya sa bahay, wala na siyang ganang umuwi dahil nga ganun ang naging sitwasyon pag nandito sa bahay. Di ba? Lalo na pagpagugaling sa pagkukupras. Siyempre, alam mo, pagod talaga. Halos lahat ng lakas mo na ibubuhos sa pagkukupras. Kasi parehas kayo. Sa totoo lang, Ate Annalyn, itong anak mo, hindi pa sila, kumbaga, sakto para magpamilya. Yung edad nila, hindi pa sila masasabing responsible para magpamilya. Pero nandito na to. Kaya nga, yan laging sinasabi ko. Hindi kasi ako mahilig makialam sa away nila. Pero pag naririnig ko yung pag parang nagsisigawan na sila, saka lang ako nagsasabi, ano na naman yan? Bakit di nyo pag-usapan ng maayos? Ano naman nagsisigawan kayo sa harap ng anak nyo? Huwag ganyan, kasi yung bata, naririnig kayo, ayaw niya ng ganyan na kung magsasalita lang yan, sasabihin niya, huwag naman kayo mag-away, mama, papa. Dapat magmahalan at tiwala sa isa't isa.
Kuya Emerson, no? Ate Micaela. No. Ate. Ate Micaela. Dito ka, kuya. Lapit ka sa asawa mo. Kailangan magmahalan kayo kasi pamilya kayo. Baka may sasabihin ka kay Micaela. Kasi isa lang layo na sinasabi sa kanya na iwasan yung pagsiselos. Kasi hindi naman ako magahal ng ibang babae. Siya na yung para sa akin. Hindi naman ako katulad ng ibang lalaki dyan, padalos-dalos lang. Yan ang talagang ayaw ko sa kanya pagsiselos. O baka naman mayroon kang iba. Wala po. Wala naman. Kaya sabihin mo kay Ate Micaela na talagang wala. Micaela, wala talaga akong babae. Huwag ka na sana magselos. Kung ano man yung problema mo, sabihin mo, huwag mong idahan sa sigawan. Yun lang yung simpleng sasabihin ko sa'yo. Tsaka magtiwala ka sa asawa mo, Ate Micaela. Kasi nagtatrabaho naman siya. Nagluluka. Pinagawa ko naman yung lahat. Tumigil lang ako sa pag-aaral para lang sa inyo. At tumigil ka na sa pag-aaral. Wala na, hindi na ako nag-module. Hindi ako binigyan nila mo ng module. Sayan. Wala na. Ngayon ko lang nalaman yan. Hindi mo alam na tumigil na siya. O, pagkakalam ko, nag-ano siya, nag-module siya. Baka hindi niya naasikaso yun. Hindi niya na naasikaso. Kailangan asikasoin mo yan, 10th module lang. Kailan pa? Mga 2 weeks na ngayon. Yung simula na-hospital kami, sir, pinaalam ko na siya sa mom niya, tapos gimpiin ni teacher niya na sinabi namin ganito yung sitwasyon. Alam, hindi na ako nang bubukas ng account ko. Sayang naman, nani Annalyn. Pinaalam na rin ako sa kanya kasi, kasi sabi niya, Bibi, bakit daw ikaw pa? Parang bumibigay na din siya. Pero sabi ko, okay lang, huwag kayong bumigay kasi para din naman sa anak niyo yan. Huwag kayong magpakita ng pinanghinaan kayo ng loob. Ngayon lang ako na hihinto pala siya sa pag-aaral. Kasi ang alam ko, nagmo-module siya. Kung meron pang time, kahit module na lang, kuya, baka pwede mo pang maano sa teacher mo. Pagkaya ng time mo, no? Ituloy niyo yung pag-aaral. Hirapan siya kasi maghanap buhay. Pag-araw, nagkukupras. Tapos paggabi naman, pag ano na yung tricycle ng tatay niya, siya naman yung mamamasada sa gabi. Kumbaga nakaka-sideline siya sa tricycle. Opo, para may pang-ano si baby, pang-gatas-gatas, diaper. Magkano yung nababoundary mo sa gabi? Minsan, 300 lang. 250. Hanggang ano yun? Hanggang umaga? Hindi, hanggang 10 lang, 10, 11. Sorry po, alam yun. Ayon sa akin. Sorry. Meron din naman ako sa'yo. Sorry din ko ano yung mga nagawa kong mali sa iyo, kung meron man. Kasi siya kung minsan di yung kaya may bigay yung kailangan niyo, yung kailangan niyo. Pinusahin mo na lang ako kung ganito talaga ugali ko. Kasi pag-asawa, kahit anong ugali mo, tanggap mo na eh. Oo, tanggap mo na yan kasi kasama mo na yan sa buhay. Tatay yan ng mga anak mo, magiging mga anak mo. Diba, Ate Micaela? Okay na, pati na. Kiss muna. You may now kiss the bride. Hindi, okay lang yan mag-kiss. Normal lang yan. Wala nang masama. Baka lumundag yan si Baby Scarlett sa saya. Oh, tingnan, pakita natin kay Baby. O, tingnan mo. Baby? Ayan, gusto niya mag-kiss daw kayo. Isa lang daw. Dito sa cheek o sa pisngi. Sign of love yan. Hindi yan negative. Muna, Kuya Emerson. Huwag ka nang mahiya. Kiss-kiss na. Kiss-kiss din. Ayan. Si Micaela, mag-kiss din kay Kuya Emerson.
Yun, di ba? Love na, kasi magpapasko. Kiss na yung baby, nga doon. Kiss na kay baby. Nagising pa. Ayan, so dapat ganun, no? Magmahalan na tayong pamilya. Lalo na ngayon na ganito ang sitwasyon nyo. Huwag nyong ipakita kay Baby Scarlett. Huwag nyong iparinig na ganun. Dapat happy ang makikita at maririnig niya. Ganun ka lang. Okay. Sorry sa lahat nung nagawa ko. Pero, sorry na din ako kay tatay. Kung ano man pagkamali ko, sana itindihin mo na lang lahat. Siguro sa mga problema lang ito, iniisip ko kay Baby kasi natatakot ako na-opera si Baby. Kasi hindi ko din alam na araw, baka kunin niya sa atin si Baby. Kaya nagpapasalamat kayo, nandiyan kayo para supportan kayo mag-asawa. Kahit sa ospital, pag wala kayong pera, naghahatag ka pambili ng ulam. Maraming salamat sa inyo ni Tati kayo dyan, kayo nagsusuporta sa akin mag-asawa. Pasensya sa lahat na nagawa ko. Sorry pa. Sorry na daw, nanay. Ako ni minsan hindi naman yung gagalit-galitan lang ako. Parang binibigyan ko lang siya ng leksyon. Kumbaga, parang nagmamatigas lang ako para maramdaman nila na mali sila sa ginawa nila. Kumbaga, pero yung pagiging inaandaan pa rin. Kahit papaano, hindi mo talaga kayang pabayaan yung mga anak ko na basta yung iniisip mo na parang para sa ikabubuti nila yan, kailangan ganito yung gawin mo. Yun ang laging nasa isip ko. Kasi pag lagi kong pagpapasensyahan, pag laging okay lang, kahit malit na yung nagagawa, okay lang, parang tinuturoan mo na rin na maging suwail sila hanggang sa paglaki, hanggang sa pagtanda nila. Kaya kung nararamdaman nyo na parang masyado akong stricto sa inyo, kung parang sa isip nyo parang minamaniubra ko kayo dito, minamanipulate ko kayo dito sa bahay, hindi ganun yun. Tinuturuan ko lang kayo kung paano maging responsabling anak, responsabling magulang kasi may anak na kayo. Pag nagsusorry naman sa akin, okay na, wala naman ako masamang loob. Basta yung pagiging stricto, part lang yun ng pagtuturo ko kung paano kayo matuto sa responsibilidad ninyo. Ganun naman yun ang mga magulang. Hindi sila maghahangad para sa ikakasama nyo. Lahat yan ay para sa pagiging, magkakaroon kayo ng matured na pag-iisip din. Ayaw na ng magulang natin, kagaya ng magulang ni Ate Anna rin, ayaw na niya na maranasan yung mga pinagdaanan niya. Kaya pinagsasabihin kayo, hindi ibig sabihin nagalit si nanay niyo. Ibig sabihin, pinagsasabihin kayo kasi mahal kayo. Magulat kayo kung wala nang nagsasabi. O ibig sabihin, wala nang nagkikare sa inyo. Okay? Kaya Emerson, Ate Micaela, ganun po, magkaroon tayo ng love, respect sa ating magulang. Kasi bandang huli, ang mga kaibigan natin nandyan lang yan. Ang mga katrabaho natin nandyan lang yan. Pero ang pamilya, yan ang kasama natin hanggang sa tumanda tayo. Yan yung magkikare sa atin hanggang sa gumanda ang buhay natin. Kung ano man ang maging sitwasyon, nandyan ang ating magulang. Hindi kayo papabayaan. Kaya lagi nyo isa-isip na lahat ito ay para sa ikabubuti nyo. Lahat ng sinasabi ni Ate Annalyn.